Hi, kung napanood mo yung last video ko, which is this one, pinag-usapan natin dyan yung pitong bagay na ginugusto at hinahanap ng mga kalalakihan sa mga babae na usually ginagawa naman ng mga kababae. Kumbaga, nag-form na ng habit sa kanila at madali nang gawin. Kaya naman today, gumawa naman ako ng kabaliktaran nito, kapatid, which is yung pitong bagay na ayaw naman ng mga kalalakihan na habit na ginagawa ng mga kababae. Kaya kung interesado kang malaman kung ano yung pitong to, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ako pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. At ang unang-unang bagay, kapatid, na ayaw ng mga kalalakihan na ginagawa ng mga kababae ay yung mabisyo na hindi na kayang makontrol. Well, sinong may gusto sa taong mabisyo? Ikaw mismo ayaw mo ng lalaking mabisyo, tama? Ayaw mo ng lalaking masyadong lunod sa alak na palaging naglalasing na lang. Ayaw mo na lalaki na sigarilyo kasi hindi naman nakakatulong yun sa health niya at syempre sa health ng mga tao sa paligid niya. Ayaw mo ng lalaki na parasugal. Ayaw mo rin ng mga lalaki na masyadong addict sa online games, di ba? Marami tayong ayaw na bisyo ng mga kalalaki. Now, syempre kung mayroong mga bisyo ang mga kalalakihan, meron din ang mga kababaihan na possible hindi nyo makontrol. Katulad ng usual na ginagawa ng mga nanay nowadays na pagmamadyong, pabaraha, di ba? Na buong maghapon magdamag na silang nag-stay dun sa table, di ba? Na hindi nalang napupukusan yung pamilya o sa asawa niya mismo. Aminin man namin to o hindi, yes, papayagan namin kayong gawin yan, but hindi namin gusto yung ginagawa. Wala lang kaming choice na payagan kayo niyan dahil alam namin yan yung magpapasaya sa inyo. O sa modern age, yung mga unnecessary things na binibili ng mga kababaihan katulad ng sobrang makeup, di ba? Yung mga tipong hindi na nila kailangan na accessories sa katawan, di ba? Well, okay lang naman na bumili ka ng mga accessories na magpapasaya sa iyo. But kung kakailanganin mo lang din naman, di ba? Hindi mo naman magagamit, anong sense nun, di ba? Yan yung mga ayaw ng mga kalalaki. Uy, na-open ko ni Pandora's Box. Hope maging mag-open-minded kayo tungkol dito, kapatid. Okay, proceed tayo sa ikalawa, which is yung mga babae na sobrang ingay na, nawala na sa lugar. Well, naiintindihan namin, kapatid, na yun yung paraan nyo para mailabas yung emosyon nyo, mailabas yung bigat ng nararamdaman nyo na kailangan nyo isigaw sa buong barangay, sa buong mundo na galit kayo sa amin, na may mali kaming nagawa sa inyo, di ba? Naiintindihan namin yun. Pero kung wala na sa lugar, kapatid, kung sobra-sobra na hindi na siguro tama yun, alam mo naman siguro na may mali ka na rin doon. And ayaw na mga kalalakihan na nangyayari yan. Kaya naman kung maiiwasan, gawin, kapatid. Kung hindi ka ganyan, good job sa'yo, kapatid. And I hope hindi ka maging ganyan. Okay? Proceed tayo sa ikatlo, which is yung babae na sobra-sobra naman yung pagde-demand. Yung tipong hindi na niya naiintindi kung ano yung magiging sitwasyon ng partner niya, ano yung mararamdaman ng partner niya, ano yung iisipin ng partner niya, iisipin ng ibang tao tungkol sa partner niya kapag nag-demand siya sa mga ganitong bagay, ganitong request, di ba? Well, okay lang naman na mag-request ka, mag-demand ka sa partner mo. Pero kung sobra-sobra na hindi mo na iniisip yung kapakanan din ng taong mahal mo, hindi naman na siguro tama yun, di ba? Halimbawa, may gusto ka na bagay at alam mo na gagawin ng taong mahal mo ang lahat para maibigay sa iyo. To the point na na-overwork niya na yung sarili niya, napapabayaan niya na yung sarili niya para magawa o maibigay yun sa iyo. Mali naman na yun, di ba? Alam mong mali na yun. And I hope hindi ka ganon. And I hope din na kung naiintindihan mo at ganito na rin yung nararamdaman mo, may pagkakataon pa na ayusin mo, baguhin mo para sa taong mahal. Ito ay garantisado makakatulong na rin para ma-prolong yung relasyon nyo at hindi mapagod ang isa't isa sa isa't isa. Okay? Proceed tayo sa ika-apat, which is yung babae na sobra namang selfish. Yung tipong ikaw na lang ng ikaw. Yung hindi mo na iniisip din yung partner mo. Yung sinosolo mo na ang lahat, di ba? Na wala ka nang tinitira naman sa partner. Kung may ganito kang attitude, pwede mong ihinto, pwede mong putulin, pwede mong bawasan. Pero kung hindi ka naman ganitong uri ng tao, then keep it up, kapatid. Dahil ayaw na mga kalalakihan yung babaeng selfish. Kasi kung nakikita ka niya na selfish ka, kasi imagine, di ba? Yung lalaking napili mo
ay yung lalaki na gugustuhin kang makasama sa mahabang panahon. At nakita niya yung ugali mo na selfish kang tao. Tingin mo, mag-i-stay pa siya sa relasyon niyo? Tingin mo, mananatili siya sa relasyon niyo? Tingin mo, magtatagal ba ang relasyon niyo? Di ba? Kaya naman kung kayang iwasan, iwasan. Hindi ka naman ganito, ipagpatuloy mo yung pagiging unselfish mo. Okay lang maging selfish kung makakatulong yun sa sarili mo. Pero kung magiging selfish ka at may matatapakan kang ibang tao, mali mo. Okay? Proceed tayo sa ikalima, which is yung babae na wala nang respeto sa taong mahal niya. May mga linya na hindi tayo dapat pinatawid. Katulad ng pag-disrespect sa lalaking mahal mo. Bigyan kita ng example. Baka nagagawa mo to nang hindi mo napapansin. Halimbawa, di ba normal lang sa isang relasyon yung kukulitan, nag-aharutan, nagpapaluan, nagkukurutan, di ba? Well, okay lang yon kapag kayong dalawa. Pero kung nasa labas na kayo, pinapakita mo sa mga taong nagmamahal sa kanya na ganito pa rin yung treatment mo sa kanya. Na binabatukan mo siya, kinukulit mo siya, kinukurot mo siya. Para sa karamihan ng kalalakihan, kabatid, nakakababa yun ang pagkatao. Kasi pakiramdam ng karamihan ay na-under sila sa taong mahal. Well, for some naman, okay lang yun dahil mahaba yung pasensya nila, mahaba yung PC nila. Pero para sa mga ibang kalalakihan na hindi ganun kahaba yung lubid ng pasensya nila, then, ang magiging impact sa kanya na ay nawawalan ka na ng respeto sa kanya. Which in turn, magiging reason para magkaroon kayo ng conflict sa relasyon, misunderstanding, mag-end up sa hiwalayan. Ayoko mangyari sa iyo yan, kapatid. Kaya kung alam mo sa sarili mo na nadidisrespect mo yung taong mahal mo, gawin mo na ng paraan para ihinto yan, putulin yan, at iwasan yan. Gagawin mo yon hindi para sa partner mo, kundi para sa sarili mo. Dahil makakatulong yan ng sobra sa'yo. At syempre, sa relasyon na iniingatan. Okay? Proceed tayo sa ika-anim, which is yung babae na napakahilig manlait. Well, usually talaga, maraming tao ang mahilig na manlait. Hindi lang naman sa babae, pero may mga instances na nawawala na kayo sa lugar kapag ng lalait. Diba? For some couples, kulitan lang yung panglalait nila sa iba. Pero kung alam mo sa sarili mo na mali na yung ginagawa mo, na panglalaki, pang-degrade o pang-mamaliit naman na ang nagagawa mo, then hindi na tama yun. Alam mo na sa sarili mo na mali na yun. At hindi nakakaganda yun at nakaka-add ng attractiveness sa mata ng partner. Bagkus, ikasisira mo pa yan para saan. Kaya naman, iwasan yung pagiging mapanglait na tao. At garantisado ako na mas marami kang ma-attract na positibong tao na makakaintindi at gugustuhin kang makasama. Okay? Proceed tayo sa ikapito. Last but not least, syempre, ikapitong bagay na ayaw na ayaw ng mga kalalakihan na habit na ginagawa ng mga kababaihan ay yung sobra laging emosyonal. Kung napanood nyo yung last video ko, sinabi ko doon na karamihan sa mga kababaihan ay emosyonal at na madaling nadadala sa emosyon. Well, normal yon. But kung konting kibot, konting away, konting alitan lang, sobra-sobra na emosyon na pinapakita mo sa taong mahal mo, then baka tinutulak mo na siya palayo sa'yo. Baka hindi mo napapansin. Akala mo, inaamo ka lang niya. Yung pala, lumalayo na yung loob niya sa'yo dahil nakikita niya na constantly mong pinaparamdam na ayaw mo siyang mawala sa'yo. Again, okay lang yung paminsan-minsan na may magiging emotional ka dahil ayaw mo naman talaga mawala sa'yo yung taong mahal mo. At gusto mo maging clingy sa kanya. Pero kung mamadala sa inyo, isipin mo, lahat ng sobra ay masama. Diba? Hindi makakatulong yon sa relasyon mo. Lalo na kung magiging habit mo pa to. And I hope na enlighten ulit yung kaisipan nyo. And if natulungan ko kayo ma-enlighten yung kaisipan, please help me then to share this video sa mga loved ones nyo na posible natin matulungan ng video. Para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa bawat video na inaabot ko, maraming salamat po sa palagay niyo panonood at pag-support. At kung bago pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na pula nito na i-upload pa natin sa inyo. Yun na nga mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. And I will see you on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. And God bless you.